masaya ako para sa'yo. Kasi nakilala mo na yung totoong magulang at nalaman mo na ikaw pala talaga pinamigay eh. Ang totoo man na mahal ka niya. Napakaswerte mo, anak. Maswerte po ako hindi dahil nahanap ko na yung tunay kong nanay. Maswerte po ako dahil inalagaan po ako ng isang napakabait. Mapagmahal. Walang katulad na nanay. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Salamat po sa lahat. Sa pag-alaga niya po sa akin ni Tatay. Sa lahat po ng sakripisyo. At sa lahat po ng pag-unawa. Pagdamar ka ng Tatay. Kuman pong umalis o lumipat ng bahay, hindi naman po ibig sabihin nun eh hindi na tayo magkikita-kita. Araw-araw ko pa din po kayong dadalawin, tatawagan. Araw-araw pa rin po tayong magkikwentuhan, Nay. Hindi po ito paalam, Nay. Kundi kita-kits. Abi, ikaw nang bahala kay Nanay. Huwag na huwag mo siyang pababayaan, ha? Nathaniel, lagi mo kong pupuntahan doon, ha? Chidimas, salamat po sa lahat ng tulong. Ay, mahal na mahal po kita. Nakita ko ang tunay na pag-asa. Natagpuan ang tunay na ligaya. Mahal naming Panginoon, ako'y sumasamba pagkat sa piling mo walang kasing ganda. This is your new home. Kinuha na siya ng tunay niyang ina. Si AVL. Sakit-sakit pala. Sana mahal lang dito ka. Siguro, hindi ganun kasakit kung kasama kita. Kasi, mag-iisip ka na naman ng mga kung anong patawa. Mapapatama mo kami. Hi, Mary. I'm sure hindi mo natatandaan, pero nung maliit ka pa, ako nag-alaga sa'yo. Ito yung fiancé ko, ang Ate Martha mo. Hi, Mary. Welcome home. Tatanungin pala kita. Okay lang sa'yo kung pwede ka maging bridesmaid sa kasal namin ni Kuya Paul mo. Sige po. Halika. So, this is your home. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang, ha? Pamilya tayo. Salamat po, ABL.
Sorry po. That's okay, Mary. Siyempre, mag-a-adjust ka pa. But we're all going to go through a period of adjustment, so that's okay. Sana lang, masanay ka nang tawagin akong Mama. Mama. Ngayon, kompleto na ang family natin. Alam ko, nalulungkot din si Nathaniel at saka si Abby. Pero hindi ko sila magawang mapasaya kasi kahit ako, hindi ko makuhang matuwa. Ito magiging room mo. You like it? Kunin ko na ito, ha? Ito yung mga damit mo. Ipapababa ko na ito, ha? Bibilhan kita ng mga bagong gamit mo. New dress, new shoes, lahat ang kailangan mo, anak. Ah, wag naman po. Kasi akin po ito, eh. Binili po ito ng nanay at tatay ko para sa akin. Huwag niyo naman po sana itapon. Okay, no problem. That stays there with you. Anak, alam ko, namimiss mo ang nanay mo. We'll visit her soon. Okay? Salamat po, Evie. Salamat po, Mama. Maganda itong nangyari, Paul. Lalo na para kay ABM. At lalo na... Ano nangyari? Kalapit mo yung kasal natin. At least kumpleto ng pamilya mo. Diba? Narcy. Ay, Sir Paul? Anong gina... Iniisip mo? Ay, hindi. Wala lang, Sir Paul. Iniisip ko lang kasi yung kwento kung paano nailigtas itong si Hannah. That's right. Diba sinabi mo nasa grocery store siya? Yeah, that's right. Pero sabi ni ABL kasi, ayon sa kwento ng mga Bartolome, eh nakita raw itong si Hannah sa kalsada ng Lapas na, take note ha, parehas ng oras at araw kung kailan nangyari yung sumunod. Eh, malamang may mali. Baka nagkamali yung mga Bartolome sa araw at oras na sinasabi nila. Or, Sir Paul, posible rin kaya na totoo yung kwento ng mga Bartolome na isang anghel ang nagligtas sa kapatid ninyo. Darcy, ano ba? Panginoon, maraming salamat po at binuksan niyo po yung puso ni Nanay Beth, Ate Hannah, at AVL sa isa't isa. Doon po nila nakita na ang pagbibigay at pag-unawa sa sitwasyon ng kapwa, yung solusyon sa naging problema. Panginoon, ngayon pong binigay niyo na po ng pagkakataon si Ate Hannah na makilala si AVL bilang isang ina. Sana po, Panginoon, maging mabuti po yung samahan nila. Sana po, maging susi po si Ate Hannah sa pagbabago ng puso ni AVL. Sa tingin ko po, pag nangyari po yun, baka pwede pong mabago ni AVL yung mga maling tinuturo niya sa AVL Business Club na nakaka-apekto sa mga miyembro nito. Magiging malaking tulong po ito sa misyon ko, Panginoon. Maraming salamat po ulit. Good night po! Ha?
Natutulog na kasing kapatid mo. Naalala mo? Nung baby pa siya. Diba? Sabay natin na inaabangan yung gising niya. Pinapanood natin siya. Mas excited ka kasi na makalaro siya. Pag-gising niya. Remember? Ma, medyo matagal na yan. Yeah, it doesn't matter. What matters now is that she's here. Buo na ulit ang pamilya natin, anak. Ma, alam ko, ayaw niyo pag-usapan to. Pero since nandito na si... yung kapatid ko, kailangan na natin pag-usapan ang kinalala niyang ama, si Abner Bartolome. Paul, there's nothing more to talk about. Tapos na yun. Bukod sa'yo at sa akin, kay Samson, wala nang ibang may alam na may kinalaman tayo dun sa nangyari. Ma, baka nakakalimutan nyo yung recording na hawak ni Abner. Paul, wala na yung recording na yun. Dinilit ni Governor yung video right in front of me. At nasa akin na yung cellphone. Ma, sigurado kayo? Of course, son. Kaya walang dahilan para malaman ni Hannah ang lahat ng nangyari. Pag malaman niya yun, I'm sure hindi niya ako mapapatawad. Nay, huwag na po kayong malungkot. Iniisip niyo na naman po ba si Ate Hannah? Okay lang ako, anak. Hindi ako nalulungkot. Pero namimiss niyo po si Ate Hannah. Eh, kasi sabi ng Ate Hannah niyo, tadalog daw siya sa atin. Pero siguro busy siya dun sa bago niyong bahay, yung maganda, tsaka yung bago niyang pamilya. Naintindihan ko naman yung anak eh. Pero sana man lang, tumawag siya, di ba? Alimbet, magkano po lahat? Sandali lang ha. Ano ba'y nakain ninyo? Ito oh. Dalawang kanin, isang gulay, isang karne. Bale. 90 pesos po lahat. Ate Hannah! Anak ko! See? There. Okay. Okay. For what occasion po ba itong bago niyong suit, Mr. Gustavo? For the wedding of the decade. So, I would want this suit to be exceptional. Like your usual, sir. Yes. Like my usual. Hello, everyone. Magandang araw ho. Magandang araw din. Miss Beth, alam niyo siguro na malapit pa ako kay ikasal. Meron pa akong gusto ibigay sa inyo. Sino yung lahat? Ay, salamat po, Sir Paul. Ano ho ito? Beth, alam namin na nandun naman kayo sa wedding kasi kayo ang caterer, di ba? Kailan kasi gusto ni Paul at saka ni Martha na maging part ng wedding entourage nila, si Nathaniel at si Abby bilang ring bearer at flower girl. Si Hannah, bridesmaid ni Martha. Ano, Nathaniel? Gusto mo maging ring bearer? Ikaw, Abby, gusto mo maging flower girl? Opo. Mukhang masaya po yun, ah. Pero, ano po ba yun? Ano ka ba, Nathaniel? Ikaw magdadala ng singsing na isusuot nila Sir Paul at Atoy ni Amante. Yun. I'm sure mag-i-enjoy kayo. So, paano, Miss Beth? Well, kung ba sa inyo kung kunin namin yung mga bata para sa entourage sa amin ni Martha? Kung wala naman pong problema sa mga bata, kaya lang po yung damit. Ay, naku, Bess, huwag mong problemahin yun. Ako na ang bahala dun. Salamat, o. Ma, excuse me lang po. Pwede ko po ba kausapin sandali si Nanay? Sure. Sure, anak. So, BL, tara po. Upo po pa kayo.
Akala ko hindi na kita makikita dumadalaw dito sa ating karinderya. Pwede ba naman po yun, Nay? Sabi ko naman po sa inyo, lagi po akong dadalaw. At saka, wala naman po magbabago. Naku, anak, may pagbabago. Malaking pagbabago. Pero, naintindihan ko naman yun, ha? Masa ka na, Nathaniel? Masaya po ako, Sir Paul, na nakabati-bati na po yung lahat. Pero kayo po, Sir Paul, masaya po ba kayo na nakilala niyo na po yung tunay niyong kapatid? Nana, hindi ka ba nila inaapi? Pinapakain ng panis, kinukulong sa bodega ko. Yan naman, pinaglilinis ng buong bahay. Siyempre, hindi, Chul Dimas. Bakit mo naman natanong yun? Hana, ganun yung napapanood ko sa TV. Yung ginagawa nila sa pobre kapag tumitira sa bahay ng mayaman. Inaapi nila eh. Ito ka ba naman, Dimas? Sa TV lang nangyayari yun. Eh, mabait naman po sila lahat sa akin. Tsaka, Nay, may sarili po akong kwarto dun. At tsaka, mabait po sa akin si Ate Martha. Ako, mabuti naman, anak, kung ganun. Masaya ang nanay para sa'yo. Salamat po, Nay. Ate Hana, namiss kita niya kapin. Namiss din kita, Abby. Oo naman, Nathaniel. Oo naman. Medyo kakaiba nga eh. Alam ko naman, hindi lahat ng tao nakakaroon na ganito pagkakataon. Hindi ko akalain magkikita pa rin kami ng kapatid ko. Masaya din po ako para kay Ate Ana. Ngayong nakilala niya na po yung tunay niyang kapamilya. Nanay Rachel! Sir Paul, excuse me lang po ah. Sige lang natin yan. Sige lang. Nanay Rachel! Malapit talaga yung ex mo dun sa mga Bartolome, ano? Napadalaw po kayo. Gusto ko lang kasi sanang kausapin si Aling Beth tungkol dun sa abogadong tutulong sa kaso ni Hannah. Eh, baka hindi na daw po niya kailangan yung abogado. Anong ibig mong sabihin, Nathaniel? Ikasundo na po si Nanay Beth at AVL para pagbigyan si Ate Ana na makilala muna sina AVL at Sir Paul. At saka, magpapasya din daw po muna si Ate Ana kung kanina po talaga siya titira. Lumipat na nga po si Ate Ana kina AVL eh. Talaga? Eh, mabuti naman kung ganun, anak. Oo nga po, Nanay Rachel. Mabuti po at naayos din po yung problema. Hindi na po nila kailangan magtalo-talo. Kailangan niyo pa rin po bang makausap si Nanay Beth? Oo sana. Pero okay lang, mamaya na lang ako ha. Dito lang muna ako maghihintay. Sige po, Nanay Rachel. Lapitan ko lang po si Nanay Beth. Sige, anak. Gusto niyo po bang magmerienda? Hindi na, anak. Okay lang. Sige na. Sige po, Nanay Rachel. ABL, pwede ko po ba kayo makausap sandali? Sure, Beth. Sige po, Nay. Maraming salamat, Beth, ha? Sa pag-unawa mo ng sitwasyon natin. Eh, ginagawa ko lang naman po ito para kay Hannah. Ayoko naman din pong nahihirapan yung anak ko. I really like to thank you. Hindi naman natin kailangan magkompetensya para kay Hannah, di ba? Pwede naman tayong magtulungan. Dahil pareha naman tayong nanay niya. ABL, sa sitwasyon po natin ito, sa tingin ko, mas makakabuti po yata kung umalis na lang ako sa business club. Personal na decision ko po, sana maintindihan niyo po. Pero bakit, Bes? Hindi naman kailangan magbago ang lahat sa mga nangyari. Eh, hindi naman po natin maikaila na may nabago. Tsaka hindi rin po ako sigurado kung buo nga po yung tiwala ko sa inyo pagdating sa negosyo. Eh, paano tayo magiging partner sa restaurant kung ganun, hindi po ba? Sigurado ka na ba sa desisyon mo yan? Maraming salamat nga po pala sa tulong ninyo sa pamilya ko. Sa karinderya. Sa tingin ko po, huling trabaho ko na sa inyo yung pagkikater sa kasal ni Sir Paul.
Well, alam ko naman kung ano man yung gagawin mo para sa kabubuti ng pamilya mo. Sana tandaan mo lang kung may kailangan kang tulong, andito lang ako. Bukas ang pinto ko lagi para sa pamilya mo. Salamat po. I better get going then. Nauna na ako sa inyo. Bye-bye. Sige po, AVL. Ingat po kayo. Bye, Nay! Bye, Ate Hana! Bye, Abby! Bye, bye, Nathaniel! Bye, Chidimas! Bye, Hana! Ate, tama lang yung ginawa mo. Pinakita mo dyan kay ABL na hindi natin siya kailangan. Pero kahit ganun, Dimas, kahit pareho na tayong tumiwalag sa ABL Business Club, kailangan natin panatili na ugnayan sa kanila. Intindihan ko naman yun eh. Para kay Hana, Dimas. Ginagawa natin to para kay Hana. It's okay, anak. Babalik din tayo kaagad sa mundo. Okay? Salamat po, Ma. Pero tungkol saan nga po pala yung pinag-usapan niyo ni Nanay kanina? Aalis na raw kasi nanay mo sa AVL Business Club. Pero hindi niyo naman po siya masisisi. Dahil po ito sa lahat ng nangyari, di po ba? Hindi na naman niya kailangan na kasali pa sa AVL Business Club para tulungan ko eh. Dahil tutulungan ko ang nakagisnan mong pamilya. Kahit anong mangyari. Maraming salamat po, Ma. Anak, I'm happy when you're happy. Lover boy, walaan ko bakit ka problemado. Dahil kay Hana yan, no? Ha? May pinagsasabi mo? Eh, sino pa naman ba di mo problema niyan? Eh, yung babaeng gusto mo, isa palang prinsesa. Anak ni ABL. Yari tayo dyan, bro. Alam mo, ikaw ah, ewan ko sa'yo kung ano yung pinagsasabi mo eh. Eh, totoo naman ah. So ano, didigaw mo pa si Hana. Tingnan natin kung saan naabot ang lakas ng loob mo. Alam mo, pre, wala naman talaga akong balak na ligawan niyan si Hana. Ano naman tayo? Basta ako, masaya na ako na kilala niya yung totoong yung magulang. Sige, sabi mo eh. Aling Beth, nabanggit nga ho pala sa akin ni Nathaniel, hinayaan niyo na pala si Hana ang kilalanin muna sa ABL. Oo, Dok Rachel. Naisip ko lang naman para iwas gulo. Ayoko naman umabot pa sa korte pagdesisyon sa kaligayahan ng anak ko. Naiintindihan ko ho yun, Aling Beth. Kayo ho, kamusta naman ho kayo? Ito po, Dok. Araw-araw adjustment. Hirap pala mawala ng isang anak. Naiintindihan ko ho yun. Alam ko ang pakiramdam na mawala ng isang anak. Pasensya na kayo, Dok, ha. Alam ko naman na mas matindi yung pinagdaanan ninyo. Siguro lang talagang hindi ako ganun katatag pagdating sa mga anak ko. Nako, hindi naman humalayo yun, Aling Beth. Siguro ganun lang talaga tayo mga nanay, no? Masakit para sa atin ang mawala ng isang anak. Kahit pamawalay lang to sa ating piling.